Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman ang ating kaibigan na si Third Mate. Pakalat-kalat kasi ako, palakad-lakad. Kaya nakita ko na naman siya. So, may bagong video na naman tuloy tayo. So, ano ba yung ginagawa niya? Nagre-refill kasi siya ng hangin o oxygen para sa ating mga breathing apparatus para in case na may emergency ay may magagamit yung ating mga emergency squad. So yan yung ating air compressor, yan yung gamit niya para maripilan ng oxygen itong ating mga breathing apparatus, mga oxygen tank. So pag walang laman niya mga yan, ibig sabihin in case of emergency, walang magagamit yung ating mga emergency squad. Halimbawa merong fire at kailangan mong magsuot ng mga breathing apparatus o kaya naman magre-rescue kayo dun sa enclosed space. So napaka-importante yung laging merong lamang oxygen yung mga oxygen tank. So si Third Mate ang nag-maintain nito at sinisigurado niyang lahat ay ready to use. Bukod kasi sa watchkeeping sa bridge, si Third Mate din ang in charge sa mga life-saving appliances. Ibig sabihin, empty yan. Oo, oh, adapter. Ilan dapat pressure niyan? 150 bars. Parang bayad lang ng mga bading, 150 ha. Malupit yan. Malupit. Compressor natin, ibig sabihin. Matagal eh. Automatic. Papara to. Automatic nga. Malupit pala yan. Automatic na. Ibig sabihin, malupit pala yan, master. Calibrated yung mga pressure switch. Ano ba loob nito? Titignan ko nga. Paano nangyari yun? Ano yan, master? Pwede mo bang gawin yun sa iba, master? Pwede. Kasi yung iba, walang ano eh, override eh. Ano meron? Bakit ganon? Hindi ko maintindihan ah. Asan yung gauge nito? Paano niya nalalaman na 150 na tapos papara siya? Ito, may gauge ko. Konektado yan dyan. Ah, ito. Ito. Ito yan, oh. Pressure transmitter. Ito pala. Pressure transmitter. Ito, ito. Nakasulat, oh. Ano to? Pwede mong iset 50 to 350 bars. Made in Germany. 110 na naman, oh. Sir. Sinama to? Ito yan, oh. Ito yan. 50 to 350 bars. Inano pressure nila? Switch to. Pressure switch tawag yan. Pressure switch. Pwede, ano? Kinakalibrate yan. Ayan, na-adjust dito.
kinalibrate nila sa 150 bars tapos konektado sa circuit ng electrical. Pag pinili mo yung switch na yan, auto stop, mag-stop ngayon siya. Natanggalin niya yung supply ng contactor. Oh. Pero pag gusto ko dalawang taon, 160, operate ko yan. Oh. Ngayon, kung, kasi 150 yung setting ng mga bote mo eh. 150 lang. Ganun pala yan. Malupit ang pagkakadesign. Pero kung halimbawa, 200 yung design ng bote mo, pwede mo dito i-calibrate. Dito may kakalibrate niya. May ano siya. Kung mapapansin mo, hanggang may pula doon, no? Hanggang limit, 225 yata. Limit. Eh, may pula na yun. 225. Saka may separate na pula doon. Yung gauge, masisira yung gauge. Pero 350, kaya yan 350. Pag binawasan mo yung pressure, mag-i-start yan? Ha? Mag-i-start? Yung. O kailangan i-on mo pa rin? Kailangan i-on. Ah, okay. Ganun pala yan. Hindi mo matanggal. May release pressure. Mo, release. Tobo. Kunti na lang. Ngayon, i-override natin. Oh, sige. I-override mo. Lampas na eh. Pwede na pala lampas eh. Ano? Ang bilis lumampas oh. Hindi mo matatanggal pag hindi mo nirelease. No? Release mo dyan. Sarado mo doon. Okay, on ulit. On ulit. On? Ba't mo maba? On ulit. Ayaw na. Ayaw na, wala. 150 na yan. Kailangan mo. Ha? Lampas natin konti. Sige. Pull na lahat dyan. Lala-release natin yung hangin lift. Saan? Dito. Release mo lahat yung pressure sa linyada. Tayo. Meron pa dito. Meron pa dyan? Release? Pag hindi mo nirelease, ano mangyari? Okay lang naman. Bakit may tubig kanina? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pinipilter niya yung ano nito eh. Moisture? Yung pag may moisture. Ayan, meron pa yan dyan. Wala na kasi hindi na naka-under eh. Ayan. Tubig nga, no? Pinipilter niya yung ano? Malupit pala yan, ah. Pinipilter niya yung na-heat. Ang totoo niyan, ano kaya nga may hose eh. Kasi itong hose dapat palabas.
sa labas dapat siya kukuha. Oh, kaso nga lang. Fresh air dapat. Oh, kaso nga lang. Diyan sa labas, minsan may mga umausok din dyan eh. Tsaka mga malikabok. Pag tinanong naman namin kasi yung nagtetesting nito, safe naman daw dito sa loob. Nakahangin para dito. Safe din. Yun lang, pag may mga nagwe-welding dito, ano, nagtatrabaho, itong gagamitin palabas. Kailangan pala sa labas ka kukuha. Fresh air. Ba, fresh air. Tapos yun yun, di ba sa labas may mga moisture? Oo. Oh. Pinipicture niya, kaya i-release mo to. Yan. Mapupuno man to. Mapupuno pala yan. Hmm. Itong container na to, dyan napupunta? Ito yung sa, ano niya yata to, hangin eh. Yung sa hangin. Yung... compressor? Oo. Oh. Kasi ito yung compressor niya. Pag hindi mo siya matanggal, pangtanggal ng ano eh. Ng, ah, dito sa loob, dito na ipon, no? Oh. Meron siya dito parang receiver eh. Yan o. Kaya may moisture. Ano bala yan? Sikreto. Sige yan, tubig yan, tubig. Malupit! May filter inlet, ayun o. No? May nakasulat dyan. Dito nakasulat lahat ng mga kailangan nila. Ayun o. No? May filter sa loob. Inlet, dito papasok. O yan pala, may manual eh. Pala eh. Sari sa'yo. Pero sumer. Ito. Nakita mo na yan. Ngayon lang mangyayari dyan, oh. Air intake. Intake filter. Cylinder first stage, second stage, third stage. 3, 4, 5. Dito na yung compressor na to eh. Cooler. Kung ano-ano. May filter ulit dito. Cartridge. Condenser. Condensate. Ito yun, no? Condensate bulb. Yung inaano eight, natin. 8. Separator, ano? Condensate bulb. Ito yun, nililis mo, separator. Separator. Ito yung compressor. Meron yung ano dito ulit. Ganun lang pala yan. Ganun yan. Meron yung... malapit ba yan? Ano? Yung langis. So, naka-maximum pa tayo. Titignan natin ngayon. Titignan natin yung langis. Paano sa sasakyan din pala to? Yan. I-check mo yung langis. Maximum pa, no? Maximum. Ano? Parang sobra-sobra yung langis, ha? Sobra nga, eh, no? Sobra siya sa maximum. Ang daming langis. Okay lang ba yan? Sobra yung langis. Sila port ng... Ayan, no? Ano yung master? Before each peeling procedure during the... Every 15 minutes. Didrain mo talaga. Didrain mo talaga. Every 15 minutes nga eh. Pero sa akin, every ano, refill. Pero kayo, sobra yung langis, ha? Ha? Sobra. Sobra. Lampas eh. Di ba pwede yan? Di pwede to. Ha? Di pwede. Sport na bahala dyan. Basta sakyan ko na yan sila dyan. Hindi pwede naman. Hindi naman masyado. Hindi naman masyadong ano. Mataas. Pero sobra sa minimum. Wala ka sila yung basahan eh. Sabi ko nga kayo, primero kami ba maglalagay ng langis? Sabi niya, hindi, kami yan. Sobra, sobra, sobra yung langis. Hindi, lagpas na lang ako. Konting-konti lang, okay lang yan. Okay na yan, pag konting lampas. Yun na nga, nakatapos na naman tayo ng isang video para sa araw na ito at ngayon oras na para sa pinakaihintay nyong shoutout portion. So ang unang shoutout natin ay para kay Jumedes Alteso Jr., isang marine engineering student, at thank you very much for watching. Next natin na shoutout is si Sicarias Larasa II, maraming salamat sa pag-comment. At next is si Jeros Arjenal, thank you very much at shoutout sa iyo. Love24, Kevin Mahal, shoutout at thank you very much sa pagsuporto sa channel natin. At ang huli naman ay para kay Roy Gabriel, yung sabi niya, more vlogs to come po, sir, papanoorin namin yan. At thank you very much sa iyo sa solid na pagsuporta. So paano mga kaleki, kung nagustuhan nyo, huwag nyong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa channel natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli, paalam.